pakinggan ninyong sigawan ng mga manonood dito. Kahit natalo siya sa huli niyang laban, talagang sikat pa rin siya. Makakabawi kaya siya ngayong gabi? Makikita ba natin uli ang panalo ni Ippo Makunouchi? Nakabalik ako dito. Sa limang buwan na nagdaan, maraming nagbago sa paligid ko. Pero the best pa rin talaga dito sa Korakuenon. Umakyat na lang rin si Makunouchi. Unang laban niya ito mula noong makatikim siya ng talo. Nakasalalay sa laban na ito ang kanyang kinabukasan sa boxing. Huh? Galingan mo. Galingan mo. Kailangan manalo ka, Ippo. Seryoso ka naman kumanood, bata. Kasi kaibigan ko yung lumalaban eh. Sino po ba kayo? Kakilala niyo rin po ba si Ippo? Oo. Susunod kasi ako sa isang sports magazine. Mukhang seryoso yung mukha ni Makunouchi na umakit siya sa ring, ha? Halatang-halata na alam niya kung gaano ka-importante para sa kanyang laban na to. Siguradong hindi lang yun ang iniisip niya. Huh? Kasi si Ippo, ewan ko ba, parang may gagawin siyang ibang yun. Hindi po, hindi naman niya ginagawa dati. Malalaman na lang natin yan sa laban. Kojo-san! Marinig ka. Hindi mo alam kung anong gagawin ng kalaban mo. Gamitin mo yung kaliwa mo para maobserban mo muna siya. Opo! Umpisa na ng unang round. Haya na sila. Papalapin sa isa't isa sa gitna ng ring. Mukhang orthodox lang ang forma niya. Paano kaya siya makipag-boxing? Pakiramdaman ko muna ng kaliwa ko. Biglang sumuntok si Panchay. Parang hinawin na yung kaliwa ni Makunouchi sa suntok na yun. Hoy! Masyado ba init ang ulo mo? Sobra ka naman! Wala ka po, no? Makunouchi, bumawi ka sa kanya! Isang boksingero, kung makakaramdam ng baba daw, patanda siya sa kahit anong biglang atake ang gagawin sa kanya. Nang huling reaksyon niya, isa lang ang dahilan doon. Matagal siyang minuto sa pag-iensayo. Grabe siya ngayon. Yung weigh-in namin, hindi ganyan lang nakita ko. Natural yun. Boksingero rin siya. Ippo, ikutan mo muna siya. Layuan mo muna na sandali. Ganyan na talaga yung batang yan. Napapansin ko parang kinakailangan matamaan muna siya bago niya maalala ang boksingero siya. Ayun na, mukhang naaalala na niya. Mukha na siyang boksingero. Sige, Ippo. Kamay ni Makunouchi. Kahit naharangan ang kalaban niya, napatras pa rin siya sa lakas. Ayan talaga, nagbalik na nga si Ippo Makunouchi. Ayos. Atake na ako. Umatake na si Makunouchi. Mukhang pinagbibigyan lang ni Makunouchi si Panchay kanina. Hindi na nakayanan ni Panchay. Ito na ako. Ginamit niyang pang-faint ang baligat niya. Parang si Mike Tyson siya kung umatake. Ayos na! Huwag mo nang pag-aralan ang kalaban mo, Ippo! Basta may pagkakataon, patumbahin mo na! Yeah! Mula sa baba ang suntok na yun! Mabuburuan na kita! Tignan natin ngayon kung anong tibay mo talaga! Kanan! Napaikot ang leeg ni Panchay! Yung pakiramdam na naman na yun! Binali mo lang yung suntok ni Makunouchi? Pati mo yung nabuksingero yan! Kainin ka dyan, Makunouchi! Sinabayan niya yung suntok na ipot ng leg niya, gaya ng teknik ni dati. Si Makunouchi ngayon ang umaatras. Matatalo sa suntok ni Panchay. Delikado rin ang mga suntok niya. Isang pagkakamali lang ni Makunouchi. Matatamaan siya. Huwag kang aatras, bata! Ano ka ba? Wala ka bang natutunan sa laban ni dati? Oo nga pala. Dapat gaya nun, gumidikit ako. Sunod-sunod na maikli. Nagsasagutan sila ngayon sa gitna ng ring. Sumasagot ang sunod-sunod na suntok si Makunouchi. Walang depensa sa baba niya. Sa katawan. Sa mukha naman. Isang right uppercut mula kay Makunouchi. Parang damang ko yung tama na yun. Kaya ko na to. Oh, matas na naman si Makunouchi. Huwag ka nadudumag yan. Ano ba? Laban!
siya. Kahit anong bumatibay siya, hindi ko akalain ganito siyang katibay. Sobrang tibay niya. Pero hindi na yun ang kinakatakutan ko sa kanya. Ang mga mata niya, malinaw na nagpapaiwatig na kahit anong mangyari siya ang mananalo. Gaya ng mga mata nila, kitang-kita ang determinasyon. At dito nagtatapos ang unang round. Nakuha ni Ipo itong unang round, di ba? Oo, kaya lang parang hindi pa rin siya makakilos sa maayos. Malakas rin talaga yung Tay. Ipo! Hindi niya pinapansin yung mga malalakas mong suntok. Matibay na buksinero siya talaga. Mabali na kung umaba yung laban. Huwag mong piliting mapatumbag at bigyan mo ng marami kahit hindi malakas. Ma? Na paano ka? Ayos ka lang? Opo. Coach is out! Hindi kailangan magmadali. Basta tamaan mo sanang tamaan, bata. Akong bahala, Manong. Ha? Huh? Ikaw bahala? Dito sa round na to, babagsakin ko na siya. Oh, anong sabi mo? Narinig mo ba yun, Yagi? Opo, sabi niya, pababagsakin na raw niya sa round na to. Bye! Sumugod si Makunachi! Kanan ni Marchay! Muntik na hindi makahilag kung si Makunachi! Nalabagan siya! Nag-counter para hindi magamit ipoy kaliwa niya! Siguro iniisip na matibay rin naman siya. Hindi siya basta-basta mapapabagsak kahit pareho silang magkatamaan. Matapang talaga ang batang yan. Ano bang binabalak mo iyo? Ba't mo nasabi yung kanina? Sumukod na naman! Delikado yan! Medyo pilit yung atake niya. Sa lapit niya, hindi siya pwede magkamali. Maling pa yung timing. Maganda ang pinapakitang level ni Ponchay. Ilagang ng ilag si Makunachi. Panay depensa lang siya. Posig! Masyado pilit! Delikado ginagawa niya! Delikado nga yung labi niya. Kaya lang napapaasa ako ng batang yan. Hindi naman siya basta nagsasabi na mapapatumban niya ang kalaban niya kung wala siyang dahilan. Mababasa mo kahit sa mukha niya, may kumpiyansa siya. May ipapakita siya sa atin. Ang nakikita ko lang, hirap na hirap siya umilang sa mga suntok na kalaban niya. Ano to? Habang nag-weaving si Makunachi, sinasabayan niya ng malalakas na suntok! Hindi! Kailangan mas mabilis! Sabay ang ulo! Huh? Ano yun? Mabilis ang weight shifting! Gamitin ang momentum! Bilang kaliwat kanan! Yan pala! Yan na nga! Ang nadiskubre mong teknik! Ang atake na nagmula sa American Boxing. Ang Tepsi Roll. Sunod na suntok na yun. Kahit na napakatibay pa niya, hindi na nakayanan. Man! Oo! Ano to? Mukhang tinigil na ng referee ang bilang. Hindi nila ipapatuloy ang laban. Tapos ang laban! Technical knockout! Panalo si Makunachi! Yes! Sa una'y parang nahihirapan siya. Pero siya pa rin ang nanalo.
pagkatapos ang limang buwan. Nakabalik na nga si Ipo Bakunachi! Ipo! Isayagi! Huwag na lang na ginawa ko! Ang totoo, hindi ko alam kung makakaya ko. Ngayon ko lang kasi nasubukan sa gumagalaw na target, pero nagawa ko yung pinatano ko. Sa mismong laban mo sinubukan yung DMC role na yun, ah. Ha? DMC? Oo. Matagal na rin yun. Kapanahunan lang namin yung makakaalala nun, Iho. Pero mamaya na yan, hinihintay ka na, oh. Opo. Jack Dempsey? 1920s na boksingero yun. Maging world champion na pinagkaguluhan sa buong Amerika. Heavyweight division, pero maliit lang si Dempsey. Ganun ang ginamit ng teknik para pabagsakin ng mga naglalakihan niyang kalaban. Tuloy-tuloy na weaving, parang number 8 na nakahiga ang sinusulat ng ulo niya. Tapos sasabihin niya yun ng malalakas na suntok. Nakita mo kung ano nangyari sa kalaban niya. Kaya pala Dempsey rin ang tawag dun. Basta, kahit ano pa man ang tawag dun, basta nanalo si Ipo, sana tuloy-tuloy na yan. Ang huling katanungan, ano naman ang binabalak mo mula ngayon, Makunochi? Ha? Binabalak ko? Hindi ko alam. Basta inisip ko lang kasi, sana manalo ako ngayon. Di namin marinig! Ba't bubulong-bulong ka? Manalo ah! Gusto namin marinig, tatalunin mo yung job yun! Oo ba? Siya ko, talunan to! Siya ko! Pero ano din pala siya? Patawad, di ko na ulitin. Mukhang nanonood din pala dito ang Shopee ng si Takeshi Sendo. Ha? Anong gagawin yan? Mukhang aakit ng ring, ha? Ano balak mong gawin, Sendo? Wow! Lay mo! Binigyan siya ng mikropono! Kakanta ba yan? Kamalay! Makunochi! Meron ka pang utang sa akin, kaya sinisigil na kita! Lumaba ka! Lalaan sa lalaki! Sendo! Hinahabon ko sa laban? Sabi na umahamon sa'yo! Takoy mo, Makunochi! Sipanood ka naman! Ha? Makunochi! 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 Pumapayag ako! Sendo! Sendo. Ako ang pipili ng kalaban mo, hindi ikaw. Pasensya na po. Di bali na. Kahit na tumanggi pa ako, hindi talaga maiiwasan na magka-rematch kayo. Tara na! Opo! Makunochi, ang lakas mo talaga! Huwag kang papatalo kay Sendo! Basta naman mo, dito kami! Fighter! Maraming pong salamat! Nakabalik na nga ako. Maraming salamat po. Wala talagang patago sa pakiramdam ko nito ngayon. Maraming salamat po. Walang tatalo dito.